Purihin ang Panginoon, magandang umaga po sa bawat isa. Sa kabutihan ng Panginoon, naririto na naman tayo at nag-aaral ng kanyang mga salita. Mag-umpisa na po tayo. Dito tayo sa John chapter 1 po. Babasahin natin sa 19, no? Dadaanan lang natin yan kasi napag-aralan na po natin ang buhay ni Juan, pero may ilang detalye lang rito na babanggitin natin. Pero sa umagang ito, ang topic natin ay ang pagtawag ng Panginoon sa mga unang alagad niya. Mga unang alagad ng Panginoon. Sino yung mga tinawag ng Panginoon na mga una at bakit sila yung mga naunang tinawag ng Panginoon na mga alagad niya. Pero bago yon, tayo po muna ay manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya at pagpapala sa amin. Lord, napakabuti ninyo. Salamat po sa mga pag-aaral namin ay nakikita namin kung gaano kami ka-blessed, gaano kami kasagana sa inyo, O Diyos. At dalangin niyo po, dalangin po namin, Ama, lalo po kayong kumilos sa amin sa umagang ito, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, pang lalo naming maintindihan ang kadakilaan ng inyong layunin. At kumilos po ang banal na Espiritu sa bawat isang nanonood at kasama sa devotion ngayon mang umaga, o mamayang tanghali, o mamayang gabi, anumang oras panonoorin ang devotion na ito, ang kalakasang espiritual ay dumating sa bawat isa. Sa inyo po ang lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Napag-aralan na po natin, no? Nasa verse 19 na po tayo, chapter 1 verse 19. Napag-aralan na po natin ang buhay ni Juan Bautista. Pero may ilang detalye na gusto kong basahin natin. Sa verse 19 po, chapter 1, verse 19 ng aklat ni Juan. Ganito po ang sabi. Pinapunta ng mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang mga pari at Levita upang tanungin si Juan kung sino siya talaga. Tinapat sila ni Juan. Sinabi niya, "Hindi ako ang Kristo." Verse 21, at dito po tayo tutukoy. Nagtanong sila, "Kung ganoon, sino ka? Ikaw ba si Elias?" Sumagot siya, "Hindi." Tinanong pa nila si Juan, "Ikaw ba ang propeta na ipinangakong darating?" "Hindi rin," sinagot ni Juan. "Kung ganoon, sino ka talaga? Sabihin mo sa amin para may maisagot kami sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa sarili mo?" At pagkatapos nun, sinagot nga sila ni Juan na, "Ako yung sinabi sa Biblia na tinig na sumisigaw sa ilang ihanda ang daraanan ng Panginoon." Pero ano ba yung dalawang tinanong nila to? Bakit nila tinanong sa verse 21 po? Nagtanong sila, "Kung ganoon, sino ka? Ikaw ba si Propeta Elias?" Bakit nila tinanong kung siya yung Propeta Elias? Kasi po, merong talata sa Lumang Tipan, no, sa pagtatapos ng Lumang Tipan na nagsabi na darating si Elias bago dumating ang Panginoon. Pumunta tayo sa aklat ng Malakias po. Malakay. Malakias. Yung aklat bago mag-Mateo. Malakias chapter 4, verse 5 to 6. Malakias chapter 4, verse 5 to 6. At mapapansin nyo, yan yung huling dalawang talata sa Lumang Tipan. Malakias chapter 4, verse 5 to 6. Ganito po ang sinasabi. "Makinig kayo, bago dumating ang nakakapangilabot na araw ng aking pagpaparusa, susuguin ko sa inyo si Propeta Elias. Ibabalik niya ang magandang relasyon ng mga magulang at mga anak upang pagdating ko ay hindi ko susumpain ang inyong bayan." Now, ginagamit ito ng mga nagtuturo sa dalawang kahulugan. Una, na bago raw magkaroon ng end of the world, no, sa pahayag kasi mayroong tinutukoy na dalawang saksi na bababa para bago dumating yung huling paghuhukom ay magkaroon muna ng patotoo uli na mula sa langit. At isa roon si Elias, yan ang itinuturo, no? Hindi ko ipapaliwanag na yon kasi hindi yon ang topic natin. Pagka niloob ng Panginoon, tayo ay umabot sa pag-aaral ng aklat ng pahayag, Revelation, doon na natin yon pag-aaralan.
ang isa pang paliwanag dyan ay ito yung bago dumating ang Panginoon, ipapahayag, darating si Elias o sa spirito ni Elias, yun ang iniisip ng mga tao. Kaya niisip nila, ikaw na ba yon? Ikaw na ba yung si Elias? Tignan nyo sa Lucas chapter 1 verse 17. Lucas chapter 1 verse 17. Ito yung sinabi ng anghel tungkol kay Juan Bautista nung kausap yung tatay niya, si Zacarias. Sabi po rito, mauuna siya sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. Gagawin niya ito sa tulong ng banal na espiritu at sa pamamagitan ng kapangyarihang katulad ng kay Elias noon. Tuturuan niya ang mga magulang na mahalin ang kanilang mga anak at ibabalik niya sa matuwid na pag-iisip ang mga taong masuwayin sa Diyos. No? So, kaya sinasabi na si John the Baptist yung tinutukoy dun sa aklat ng Malakias. Kasi binanggit sa kanya yon yung mga talata na yan. Now, ibibigay ko na lang sa inyo yung dalawang talata pa. Hindi ko na po babasahin para mabilis po tayo. So, ano yung mga naibigay ko na verse? Malakias chapter 4 verse 5 to 6. At ngayon yung binasa natin, Luke chapter 1 verse 17. Basahin nyo rin yung Mateo chapter 11 verse 14. Matthew 11 verse 14. At saka Matthew 17 verse 9 to 12. Mateo chapter 17 verse 9 to 12. Pagkatapos naman ng devotion, pwede nyo namang ma-rewind-rewind dito para makuha nyo yung mga talata. Balik tayo sa John chapter 1. May isa pa silang tinanong sa Panginoon, kay John the Baptist. Sabi rito sa verse 21, ano po? Nagtanong sila kung ganoon, sino ka? Ikaw ba si Propeta Elias? Sumagot siya, hindi. Tinanong pa nila si Juan, ikaw ba ang propeta na ipinangakong darating? Hindi rin, sagot ni Juan. Ngayon, sino naman tong propeta na sinabing ipinangakong darating? Pumunta naman kayo sa aklat ng Deuteronomy chapter 18. Ikalimang aklat po ng Biblia mula sa umpisa. Sulat ni Moses yan. At nung naghahabilin si Moses sa kanila, Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 18. Deuteronomy chapter 18 verse 15 to 18. Ganito po ang sinasabi. Verse 15 po, ito ang sinasabi. Magpapadala ang Panginoon sa na inyong Diyos ng isang propeta na katulad ko ring mula sa inyo. At kailangang makinig kayo sa kanya sapagkat ito ang hinihingi ninyo sa Panginoon na inyong Diyos nang nagtipon kayo roon sa Horeb. Sinabi ninyo, huwag ninyong iparinig sa amin ang boses ng Panginoon nating Diyos o ipakita ang naglalagablab na apoy dahil baka mamatay kami. 17. Kaya sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang hinihingi. 18. Magpapadala ako ng isang propeta na katulad mo mula sa kanila, sasabihin ko sa kanila ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. So, sabi ni Moses, patapos na po yung buhay ni Moses dyan. At sinabi niya, magpapadala ang Panginoon ng isang propetang mula sa lahi niyo na katulad ko, na siya ang magsasabi sa inyo ng lahat ng gustong sabihin ng Diyos. Kaya, nung dumating si John the Baptist, tinanong nila si John the Baptist, ikaw na ba yon, John? At sabi ni John, hindi ako yun. Ikaw ba si Elias? Hindi rin ako si Elias. Si John ay dumating sa espiritu na kagaya nung kay Elias at yung propeta naman, hindi rin si John yon. Ang tinutukoy doon ng Panginoon. Ano po? Pero hindi natin topic yan. Kailangan lang mabanggit natin kasi nadaanan sa talata. Ngayon, balik na tayo sa John chapter 1. Ang mga unang pagtawag ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Dito po tayo sa verse 35. John chapter 1 verse 35. Makita nyo, marami po tayong nilaktawan. Ano po? Kasi nga po,
napag-aralan na natin yan tungkol kay John the Baptist. Verse 35, sabi rito, kinabukasan, naroon ulit si Juan kasama ang dalawa sa mga tagasunod niya. Nang makita niya si Jesus na dumaraan, tapos na po yung water baptism dito sa Panginoong Jesus. Nang makita niya si Jesus na dumaraan, sinabi niya, narito na ang tupa ng Diyos. Nang marinig iyon ng dalawang tagasunod ni Juan, sinundan nila si Jesus. No? Kita niyo po yon, kasama ni Juan yung dalawang alagad niya, tapos nung nakita niyang dumadaan si Jesus, walang kasama po ang Panginoon. Sabi niya, ayan ang tupa ng Diyos, the Lamb of God. At yung dalawang alagad ni Juan, no, kasama ni Juan, nagtingin na, yun raw yung the Lamb of God. Halika na, sama na tayo. Iniwan nila si John the Baptist. At sumama na sila, sinundan nila ang Panginoon. Pansinin niyo si John, hindi niya pinigilan. Hindi, oy, yan nga ang Lamb of God, pero kayo, mga alagad ko kayo, dito lang kayo sa akin. Hindi, hinayaan niyang sumama sa Panginoon. Alam niyo, tuwing nababanggit ito, naaalala ko yung mga kalagayan ng mga churches ngayon. Mga kapatid, nais ko sabihin sa inyo, mga pastor, pagka may kapatiran na umalis sa inyo at lumipat sa kabilang church, hayaan niyo na. Ang Panginoon ang nagtatakda kung saan aalagaan yung kanyang mga tupa. Siya ang bahala dyan. Now, kung umalis sa anumang dahilan yan, ang pag-alis man ay pangit, ang pag-alis man ay maganda, basta wag mo nang habulin at ipasa Diyos mo na. Basta ang pinuntahan din naman ay Christian Church at kapatiran din natin sa Panginoon. Kasi alam nyo po, ang Diyos ang nagpapasya kung saan niya ilalagay yung kanyang mga anak. Pagka ayaw ng Diyos na pagka gusto ng Diyos na dito ka sa church na ito, dito ka aalagaan, diyan kanya itinakda. Kahit magkagulo-gulo yan church na yan, di ka makakaalis dyan, nandiyan ka pa rin hanggang sa dulo. Pero kung hindi ka talaga itinalaga ng Panginoon dyan, maayos naman yung church, pero aalis ka dyan. Hindi ka mapapalagay, parang itinutulak ka ng Panginoon sa ibang lugar. Kaya alam nyo, pagka may kapatiran na nagpapaalam sa akin, Pastor, pwede ba akong dumaluron? Sige. Kala natin, tayo ang nagpapasya. Hindi po. Alam nyo po ba, yung mga nanonood ngayon sa akin, kayong mga kasama ko sa devotion, ay, kaya ako kasi nagpasya ako everyday. Ako ang, manonood ako sa devotion, sasama. Hindi ikaw, akala nyo lang po tayo. Oo, meron kang free will, pero hindi nyo nakikita yung dakilang kamay ng Diyos sa ibabaw ng lahat ng ating free will. Isinasaayos niya ang lahat ng bagay. So, ito si Juan, nung iniwan siya ng kanyang dalawang alagad, hinayaan niya. Tuloy natin ang kwento. Verse 38 na po tayo. Lumingon si Jesus at nakita silang sumusunod, kaya tinanong nila sila, ano ang kailangan nyo? Sabi niya, ano ang kailangan nyo? Tuloy, sumagot sila, Rabbi, saan po kayo nakatira? Ang ibig sabihin ng rabbi ay guro. Ibig sabihin, inilalagay na nila yung sarili nila na maging tagasunod niya, guro. Hindi naman nila guro yun ah. Nakita lang nila na dumadaan eh. Nakita lang nila na binautismohan ni John the Baptist. Tapos sumunod na sila. Sabi lang, Rabbi, saan po kayo nakatira? Verse 39, sinabi sa kanila ni Jesus, hali kayo at makikita ninyo. Kaya sumama ang dalawa at nakita nila ang tinutuluyan niya bandang alas 4 na noon ng hapon, kaya roon na sila nagpalipas ng gabi. Nakalimutan na ng dalawa si John the Baptist. Sumama na sila sa Panginoon, Lord, dito na rin kami makikitulog, guro. Okay, sige, dito na kayo makatulog. So may dalawa na. Tuloy natin. Ngayon, mamaya-maya po, no, sasagutin ko sa inyo, bakit sila yung nauna? Tuloy lang muna natin. Verse 40, ang isa sa dalawang nakarinig ng sinabi ni Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Verse 41, kapatid pala ni Pedro yung isa, si Andres. Kinaumagahan, hinanap kaagad ni Andres ang kapatid niyang si Simon at sinabi sa kanya, natagpuan na namin ang Mesiyas. Ang ibig sabihin ng Mesiyas ay Kristo. Isinama niya si Simon kay Jesus at nang makarating sila kay Jesus, tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi, ikaw na si Simon na anak ni Juan,
Mula ngayon ay tatawagin ka ng Cephas. Ang Cephas ay pareho rin ng pangalang Pedro. Oh, meron po tayong letter H dyan sa Pedro, sa version natin, salita ng Diyos. May H na maliit. Ano ang sabi sa ibaba, sa footnote? Ang ibig sabihin ng Cephas o Pedro ay bato. So, tingnan nyo ito, naging tatlo na agad. Ulitin natin. Yung dalawa, nakita nilang dumadaan ng Panginoon, sinabi ni John the Baptist, ayan ang kordero ng Diyos, ang tupa ng Diyos. Sumunod na yung dalawa. At hindi na sila umalis, hanggang gabi na, doon na natulog. Kinaumagahan, tumakbo si malis si Andres. Hinanap yung kapatid niya. At dinala sa Panginoon, natagpuan na namin ang Mesiyas. Mga kapatid, anong pinapakita natin ito? Itong mga taong ito ay nag-aantay talaga ng pagdating ng Mesiyas. Alam nila yung nasa kasulatan na may ipinangako na darating na tagapagligtas, na Mesaya. At si Andres at yung isa pa, no, kaya nga sila sumama kay John, naging alagad ni John, kasi nga meron silang pagnanasa na makita yung darating na Mesiyas. Hindi ito random, hindi po ito yung nagkataon lang na sila yung naroroon. Nagkataon lang na kapatid ni Pedro. No, alam ng Diyos kung sino yung naghahanap sa kanya. At yung naghahanap sa Panginoon, nakakasumpong talaga ng Panginoon. Amen. Lakas-laksan mo, dalawa na nga lang tayo rito. Kaya sila napili kasi sila yung talagang nag-aabang. Excited, kinaumagahan, umalis agad si Andres, hinanap niya si Pedro. Mga mangingisda ito, pero nag-aantay rin sila ng pagdating ng Mesiyas. O, tuloy po natin. Verse 43. Kinabukasan, nagpasya si Jesus na pumunta sa Galilea. Pagdating niya roon, nakita niya si Felipe at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Magkakasama pala ng barangay itong mga to. Ngayon, bakit si Felipe ay tinawag ng Panginoon? Nakita si Felipe, sumunod ka sa akin. Sunod naman si Felipe. Bakit siya sumusunod? Verse 45, tingnan nyo. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, natagpuan na namin ang taong tinutukoy ni Moses sa kautusan at maging sa mga isinulat ng mga propeta. No? Meron din, magkakabarkada pala ito eh. Magkakaibigan ito sa isang barangay eh, na pare-parehong nagnanasa ng pagdating ng Mesiyas. Take note, yung mga unang alagad na tinawag ng Panginoon, hindi galing sa templo. Hindi galing dun sa magagaling. Hindi galing dun sa mga may karapatan na mag-aral ng salita ng Diyos ng mas malalim. Mga kapirid, kasi po sa Israel noon, bata ka pa lang, tuturuan ka sa kautusan, sa mga sulat ng propeta, mga awit. At pagka tumanda ka na, 12, titignan nila kung ikaw ay talagang may katalinuhan. Pagka ikaw ay may katalinuhan, saka ka nila i-adapt na mag-aral ng mas malalim pa. At pagka makita roon sa kanilang sa sinagoga, sa templo, sa kanilang mga paaralan na ikaw ay talagang may kakayanan, kukuhanin ka ng mga guro. Kukuhanin ka ng mga pariseyo, kukuhanin ka ng mga saduseyo, kukuhanin ka na tagapaglingkod sa templo. Pagka ikaw ay magaling, makita nila na matalino ka. Pag hindi nila nakita na ikaw ay matalino at karapat dapat na mag-aral ng mas malalim, basta mahalaga, nakadaan ka na sa basic na education sa salita ng Diyos, hahayaan kang umuwi sa inyo at pag-aaralan mo kung ano yung trabaho ng tatay mo. Halimbawa, mangingisda yung tatay mo, magiging mangingisda ka na. Halimbawa, karpintero yung tatay mo, magiging karpintero ka na. Aaralin mo na yon at ikaw, yun na ang magiging trade mo, yun na magiging trabaho mo. Nung pumili ang Panginoon ng mga alagad, yun mga nauna, hindi galing sa templo, hindi yung magagaling sa salita ng Diyos. Mga ordinaryong tao, mga mangingisda sila, pero ba't sila pinili? Nagnanasa sila, inaantay nila ang Panginoon. Alam nila na darating ang Panginoon. Ngayon, sabihin nyo, bakit po yung iba? Hindi sila pinili yung mga nasa templo. Dapat sa mga saserdote na pumili. Pinag-aralan ko na po natin yan sa series ng Mateo, chapter 13, no? Aralin nyo na lang po roon, balikan nyo sa YouTube ni Joel Masaredo at doon po nyo makikita.
Okay, diretso po tayo. Pero ito mga to, excited sila, nakita na namin. Tinanong ni Nathaniel, verse 46. Tinanong siya ni Nathaniel, verse 45. Hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi sa kanya, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kautusan at maging sa mga isinulat ng mga propeta, siya si Jesus na taga Nazaret na anak ni Jose. 46. Tinanong siya ni Nathaniel, may mabuti bang nanggaling sa Nazaret? Sumagot si Felipe, halika at tignan mo. Sabi niya, si Jesus na taga Nazaret, yung anak ni Jose, siya na. Sabi ni Nathaniel, may mabuti bang bagay na lalabas sa Nazaret? Ibig sabihin, yung Nazaret kasi, hindi siya sikat na lugar. No? Hindi siya yung lugar na talagang tanghal. Maliit na lugar lang siya. Kaya sabi niya, pwede bang manggaling doon ang isang Mesyas? Nagkakamali ng kaisipan si Nathaniel. Eh, no? Sa ibang bahagi natin matatalakay yan. Sa ibang bahagi po ng dyan. No? Kaya tutuloy lang ako. Ang point ko rito ay, nakakailan na tayo? Yung unang dalawang alagad ni John the Baptist, si Pedro, si Felipe, at si Nathaniel. Lima na. Bakit sila yung pinili ng Panginoon? Kasi sila yung nag-aantay sa Panginoon. Uulitin ko po uli. No? Huwag nyo namang isipin na ako ay sirang plaka. The reason why they were chosen was because they were waiting. Sila ay nag-aantay sa Panginoon, kaya sila yung napili. Hindi ito random choice. Ang Diyos po, hindi nagkakamali. Ang Panginoong Jesus, hindi nagkakamali yan. Tandaan nyo, kumikilos siya base sa gabay ng banal na Espiritu. Amen. Lahat ng insidente sa Biblia, yung lahat ng nag-aantay sa Panginoon, yun yung nakakasumpong. Tignan ninyo sa Aklat ng Gawa, chapter 2. Sino yung mga una ring pinuspos ng banal na Espiritu? Gawa chapter 2. Sabi rito, verse 1. Pagdating ng araw ng pista ng tinatawag na Pentecostes, nagtitipon silang lahat sa isang bahay. Dito sa atras pa tayo. Sa verse 4. Gawa chapter 1 verse 4. Tapos ikokonekta natin yan sa Gawa chapter 2 verse 1. Gawa chapter 1 verse 4. Ito sabi, isang araw noon habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem, hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon sa inyo. Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit makalipas lang ang ilang araw ay babautismohan kayo sa banal na Espiritu. Pagdating sa chapter 2 verse 1, nagtitipon sila roon. Alam niyo ba, bago umakyat sa langit ang Panginoon, nasa 500 yung nakakita pa sa Panginoon, pinag-aralan na rin niya natin yan dati at mababanggit uli natin yan sa hinaharap. Pero nung time na ito, kung babasahin niyo yung chapter 1 sa verse 15, 120 na lang po ang natitira dito. Nag-aantay sila. At sila yung pinuspos kasi sila yung nakalaang mag-antay sa Panginoon. Pumunta kayo sa John chapter 4. John chapter 4. Ang babaeng Samaritana. Now, sa loob ng ilang minuto, ikukwento ko sa inyo itong babaeng Samaritana. Bakit siya kinatagpo ng Panginoon? Alam niyo ba yung sitwasyon dito? Aalis ang Panginoon. Pupunta siya sa Galilea. Mula sa Judea. Ngayon, lagi ko sinasabi sa inyo noon, ang Israel, halimbawa, ito yung mapa ng Israel. Ito yung Judea, Samaria, Galilea. Nandito ang Panginoon sa Judea, pupunta sila sa Judea, kaya kailangan dumaan sa gitna, sa Samaria. Pagdaan nila sa Samaria, tumigil muna sila roon. Verse 5, nang dumaan na sila sa Samaria, dumating sila sa isang bayan na tinatawag na Sikar, malapit sa lupaing ibinigay ni Jacob sa anak niyang si Jose. May balon doon na ginawa ni Jacob. Dahil tanghaling tapat na noon at pagod na si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon para magpahinga. Sabihin natin, parang nagkataon lang, ano po? Pahinga muna tayo rito. Tapos,
pinapunta ng Panginoon yung mga alagad sa loob ng bayan para bumili ng pagkain. Maya-maya, dumating na yung babaeng Samaritana. At nakausap na siya ng Panginoon. Ito palang babaeng ito ay kaawa-awa ang kalagayan. Lima na yung naging asawa niya at yung asawa niya, yung kasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Ngayon, sa pag-uusap nila, merong binanggit yung babae na magpapakita sa atin bakit nagnyari yung sitwasyon na ito. Tignan niyo sa verse 25. Verse 25. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas na tinatawag ding Kristo at pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa kanya, akong nagsasalita sa iyo ngayon ang tinutukoy mo. Hallelujah. Aksidente ba na ang Panginoon ay tumigil doon at may babaeng sasalok ng tubig at kakausapin ng Panginoon? Aksidente ba yon? Hindi po. Alam ng Panginoon na may isang babae na nag-aantay sa kanya. Na ang nasa isip ng babae, di bale, napakasama ng buhay ko ngayon, ang hirap ng sitwasyon ko, pero alam ko darating yung Mesiyas, pagka siya ay dumating, siya ang magtuturo sa amin ng lahat ng bagay. Makakalaya ako tong sitwasyon kong ito. At nakita ng Diyos yon. Kaya sinet up ng Diyos, isang divine appointment. Ganyan din yun sa mga alagad. Nag-aantay itong magkakabarkada na ito, magkakaibigan, magkakasama sa isang barangay. Nag-aantay sila sa pagdating ng Mesiyas. No, I can just imagine, no, ang kaisipan ko minsan, dahil medyo may pagkabata ang pag-iisip, na imagine ko minsan na nangingisda si Pedro at si Andres, magkapatid, at pinag-uusapan nila kailan kaya darating yung Mesiyas. Kailan kaya darating yung Mesiyas? Nakikita-kita ko si Felipe na minsan ay kausap si Nathaniel. At sinasabi, kailan kaya darating yung Mesiyas? Ano? Kailan kaya? Kaya nung biglang dumating ang Panginoon, excited sila. Nakita na namin, nakita na namin. Halika! Yun ang dahilan bakit sila yung mga unang alagad. Naintindihan nyo ba? Sabi rito sa ano. Kaya napakahalaga nung laging nag-aantay sa Panginoon. Sa Jeremias po, Jeremiah 29 verse 13. Jeremias chapter 29 verse 13. Sabi rito, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Sa malalim na salin, you will seek me and find me if you will seek me with your whole heart. Kilala ng Panginoon kung sino yung naghahanap sa kanya ng buong puso, kung sino yung nag-aantay sa kanya ng buong puso. Sa Panaghoy, chapter 3, dito po tayo sa ano? Verse 25, Panaghoy. Ano ba sa English ang Panaghoy? Lamentations, chapter 3, verse 25. Mabuti ang Panginoon sa mga nagtitiwala't umaasa sa Kanya. 26. Mabuting magtiyagang maghintay sa pagliligtas ng Panginoon. Dahil pagka nag-iintay ka, makakasumpong ka. Amen po ba? Balik tayo sa John. Tapusin natin John. Chapter 1 na tayo, no? Verse 47. So, tinawag na si Nathaniel. Verse 47 po. John chapter 1, verse 47. 1 minute na lang. Nang makita ni Jesus na papalapit na sa kanya si Nathaniel, sinabi niya, narito ang isang tunay na Israelita na hindi nandaraya. O, papalapit si Nathaniel. Narito, isang Israelita, hindi nandaraya. Sabihin, tapat ito. No, ito'y kumikilala sa Diyos. Nag-aantay talaga ito. 48, tignan nyo. Tinanong siya ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? No, first time nilang magkita eh. Tapos sabi ni Nathaniel, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa man tawagin ni Felipe, nakita na kita habang nasa ilalim ka ng punong igos. Kita niyo yun? Hindi ito aksidente. Alam na ng Panginoon, natatawagin ni Felipe si Nathaniel. Sabi ng Panginoon, bago ka pa tinawag ni Felipe, ang Panginoon nando doon sa bahay, no? Nando doon sa isang lugar. Pero in the spirit,
Nakita na niya si Nathaniel. Nandoon sa igos. Ano kaya ginagawa? Nananalangin? O ano man? Nag-iisip? At nakita na ng Panginoon na tatawagin ni Felipe. Praise God! Alam nyo, kahit kayo ay ngayon lang nakakilala sa Panginoon, iba-iba tayo ng panahon na nakakilala eh. Yung iba nakakilala sa Panginoon, bata. Yung iba nakakilala sa Panginoon, binata. Yung iba nakakilala sa Panginoon, dalaga na. Yung iba may asawa na bago nakakilala. Yung iba lolo na bago nakakilala sa Panginoon. Lola na. Alam nyo, bago kayo nakakilala sa Panginoon, nakita na kayo ng Panginoon. Nakita ka niya kahit nung panahon na nasa bisyo ka pa. Nakita ka na niya kahit nung panahon na mandaraya ka pa. Kahit nung panahon na sinungaling ka pa. Kahit nung panahon na ikaw ay nagnanakaw pa. Nakita ka na ng Panginoon. At alam niya yung puso mo. Alam niya na may pagnanasa ka na makita mo ang Panginoon, na makalaya ka. Kaya ikaw na nga ay pinili ng Panginoon, purihin ng Panginoon. Diyan na muna tayo, no? Huwag na muna nating ituloy yung susunod. Diyan na muna tayo. Purihin ng Panginoon. So, anong conclusion ng lesson natin ngayon? Bakit sila yung mga naunang alagad? Nagkataon lang po ba na sila ay pinili? Bakit sila ang naunang alagad? Kasi sila yung nag-aantay sa Panginoon. Sila yung excited. May pagnanasa at sila na dumating ang Mesiyas, naka-ready na sila. Sa sobrang ready nila, yung dalawa nga, naging alagad na ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ang unang nagpahayag na darating na ang Panginoon eh. Dumikit na yung dalawa, dito na tayo. Siya yung nagpahayag. Kaya kung siya ang magpapahayag, ibig sabihin siya yung unang makakakita. Kaya dito na tayo, dumikit na tayo rito. Ngayon, tanong ko kayo, excited ba kayo sa Panginoon? Excited ba kayo sa Kanyang pagdating? Pagka mananambahan na, excited ka bang pumunta sa church? Kasi yun lahat ng excited, lahat yung alam ko, sino ba speaker ngayon? Ay, si brother lang. Di bale, alam ko magsasalita ang Panginoon sa amin. Alam ko gagawa siya sa amin. Yun yung mga tao na nabe-bless pagka nasa church. Pero yung mga tao na ang inaantay ay lagi si pastor. Sino yung speaker ngayon? Ay, siya lang. Sino hayo? Ay, ang Panginoon ang nasain natin sa bawat araw. Bawat araw, isipin ninyo, halimbawa pagkatapos na itong devotion na ito, sa'yo, Panginoon, ano kaya ang gagawin nyo ngayong araw na ito? Panginoon, I'm excited for you. Ninanasa ko kayo palagi. Holy Spirit, puspusin nyo po ako. Nag-aantay ako. Lagi akong nagnanasa. Punuin nyo ako. Gusto kong makapagsalita ng ibang wika. Panginoon, gusto kong gamitin po ninyo ako. Natatakot ako pero excited ako. At ang Panginoon, katatagpuin niya. Kasi lahat ng kumakatok ay binubuksan. Lahat ng humihingi ay binibigyan. Lahat ng naghahanap ay nakakasumpong sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen? Bukas na natin ituloy. Bago tayo magtapos, humihiling ako ng prayer sa inyo. Kung di ako nagkakamali, madaling araw ngayon sa Dubai. Magkakaroon na uli sila ng pagtitipon, mga bandang hapon sa oras natin dito sa Taiwan at sa Pilipinas, hapon or paggabi, paggabi yata, magkakaroon naman ng pagtitipon. Second gathering ng DFC Dubai. Ayon sa kanilang mga pagtatanong-tanong ron, hindi pala pwedeng basta-basta kung saan-saan umupa at maging church yon. May kautusan doon na kailangan sa hotel sila magtitipon, yung isang church, sa Popeyes, na isang tindahan naman. Kaya sabi nila, Pastor, hindi tayo pwedeng kumuha ng lugar para gawing church at maingay, maririnig sa labas at kailangan hindi sasabihin na pupunta sa church, etc. Pero legal, pagka sa hotel ka, uupa ka bawat gawain at mukhang ganun na nga ang mangyayari. Pagdating ko ron ay makikipag-usap ako sa isang hotel para uupa every Friday para doon magkaroon ng gawain. 4 hours difference. Pero maghahanap din tayo at meron nang nakita yung mga kapatid ng isang flat na doon pwedeng mag-gather anumang araw para mag-pray, para magkaroon ng Bible study. Pero yung talagang worship service natin ay pagka-Friday sa isang hotel. Kaya ipanalangin po nyo sa Panginoon. Ako naman ay hindi nag-aalala dahil ang Panginoon ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Hawak niya ang lahat, siya ang nakakaalam ng lahat. Medyo may kabalang rin po sa akin dahil bagong lugar ito, hindi ito malaya talaga na lugar sa itong Muslim country.
Pero alam ng Diyos ang lahat. Siya ang Diyos ng lahat ng bagay. Kaya ipanalangin niyo po yung mga kapatiran natin na magtitipon mamaya. At ipanalangin niyo po ako sa aking mga paghahanda. At again, iniimbitahan ko kayo lahat ng nais maging bahagi sa pinansyal para sa pagtitipon na ito. No? Nanalangin ako sa Panginoon na magkaroon ng halaga para makapag-umpisa, na makaupa para doon sa mga kapatid natin at magkaroon ng kaunting kagaangan habang kakaunti pa lang yung mga kapatid. Kaya pwede kayong magkaloob, lahat na nais magkaloob para sa panibagong gawain na ito, mag-message na lang po kayo sa personal. Pero purihin ng Panginoon, antayin natin siya at kilala ng Panginoon kung sino yung nag-aantay sa Kanya, sino yung nagnanasa sa Kanya. Tuloy po natin bukas. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Salamat sa mensahe ngayong umaga. Hindi nga pala aksidente ang lahat ng bagay. Kilala niyo pala, Panginoon, kung sino ang nag-aantay. Kaya't dalangin namin sa bawat araw na makita niyo ang aming puso na palaging nag-aantay sa inyong pahayag, palaging nag-aantay sa inyong mga mensahe, na kami ay palaging nag-aantay sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Bigyan niyo kami ng excitement tungkol sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, O Diyos. Nadalangin namin ang pagtitipon sa DFC Dubai, Lord, itong araw na ito, kayo po ang kumilos sa kanila at bigyan sila ng kagalakan. Kayo po magsaayos ng lahat ng bagay, pinagkakatiwala namin ito sa inyo. Pagpapala, kagalakan, kaaliwan ng inyong Espiritu ay dumating sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you po. See you tomorrow po.